Hi guys, hello everybody, everyone's kunting ano lang po kunting reaction lang po to sa doon sa nangangabit at kabit at mga kabit. Itong pag-uusapan po natin ngayon, yung napanood ko po kay Rapi Tool po in action, si Sir Rapi, at saka itong si Michelle and Andaya, nagreklamo siya kay Sir Idol Rapi Tool po, at yung asawa naman si Ray Andaya. Okay, itong asawa niya, teacher pa naman din, pero nangabit. Teacher din yung kabit. So, saan bang hustisya? Kung ikaw ay para sa iyo to lalaki, lalaki ka. Itong masasabi ko sa iyo, ah. Bago ka kasi pumasok sa isang relasyon, bago ka pumasok sa pag-aasawa, siguraduhin mo munang mahal mo yung mapapangasawa mo. Siguraduhin mong wala ka ng kati sa katawan mo. At ikaw naman, kabit na teacher, mahiya ka naman, teacher ka pa naman din. Kapal naman ng mukha mo. Di ka naawa sa pamilya ng lalaki. May anak pa. Sus Maria, kung paano na lang kung sa inyo yan nangyari, mas masakit. Masakit. Kaya ko ito na sabi dahil ganun din yung nangyari sa akin dati. Noon kasi, yung asawa ko rin nangabit. Nangabit siya. At sumama sa kabit. Wala naman dahilan bakit ganun. Walang dahilan bakit siya nangabit. Eh, hindi naman ako, mabait naman ako. Lagi kaming nagkikita kasi ako nagtatrabaho. Tapos, siya naiiwan lang dun sa bahay nila. Ako ang nagtatrabaho, ako nagpapadala ng pera para lang may makain sila sa probinsya. Tapos, ganun yung ginawa niya sa akin, nangabit siya. Papadalan ko pa siya ng pamasahe niya para lang makapunta ng Manila. Nagpunta siya sa Manila para akala ko kasi nagpunta siya sa Manila para magtrabaho. Yun pala, naghanap lang ng babae, nangabit. Kaya, bago kayo pumasok sa sa relasyon, sigraduhin niyo muna na wala na kayong kati sa katawan niyo. At sa para to sa mga kabit, hindi niyo ba alam na nakakasira kayo ng isang pamilya? Kung hindi dahil sa inyo, hindi masisira yung pamilya ng isang tao. Kasi ganun lang naman yan, di ba? Kung ikaw ay, halimbawa kung alam mo yung isang lalaki, isang babae na may kabit, huwag mo nang patulan yan kasi di ba, may pamilya, matakot ka naman sa Diyos at matakot ka naman, maawa ka naman, magilty ka naman na may masira kang pamilya. Ganun yun. At saka hindi dapat, muramurahin yung legal wife. Kasi isa ka lang na kabit. Para ito sa dun sa kabit ng asawa ko, sana masaya ka na kabit. Galit na galit ako sa iyo noon. Sana masaya na kayo. Yun lang. Kaya ko ito na sabi dahil sa sobrang sobrang galit ko doon sa mga kabit. Kasi ito yung kwento ng aking buhay nung nangabit yung aking asawa. Yung kabit niya, tinawagan siya ng yung mga pinsan, mga kapatid, na sinabihan siya na wag mo nang anuhin yan kasi may asawa na yan, may anak na yan. Pero itong babae ayaw maniwala dahil itong lalaki sinabi niya na naghiwalay na raw kami,
Lumayas daw ako sa bahay. Pero ang totoo, hindi naman ako lumayas. Nagtatrabaho nga ako. Nagbubuhay sa kanila. Pinapadalan sila ng pera. Para lang may makain silang pamilya. Ganun. Tapos, itong babae, pumapatol pa rin. Pinatulan pa rin niya. Di ba kung matino kang babae, dapat wag mo nang patulan yung isang lalaki na alam mong may pamilyado ng tao. Di ba? Malandi. Malandi lang talaga. May kati sa katawan, mga higad ang mga kabit. Kaya, para sa inyong mga kabit, magkonsensya naman kayo. Maawa naman kayo sa may pamilyadong tao. Nakakasira kayo ng pamilya. At kayo namang nangangabit. Isipin nyo naman na kaya nyo. Kaya nyo rin buhayin yung kabit nyo. Isipin nyo rin yung mga anak nyong iiwanan nyo. Maawa naman kayo. At sa pinsan ko rin nangabit. Hoy, ikaw babae, nangabit ka rin. Isipin mo naman yung anak, mga anak mo sa probinsya na hinihintay ka. Tapos uuwi ka, magbabakasyon ka, magpapaalam ka sa amo mo na uuwi ka sa pamilya mo. Yun pala, hindi ka pupunta sa pamilya mo. Doon ka sa kabit, didiretso. Tama ba yun? Imbis na isipin mo yung mga anak mo na yung oras mo, ibigay mo sa kanila, doon mo binigay sa kabit mo. Tama ba yan? Kaya, shout out lahat sa mga kabit. Shout out sa inyong mga kabit. Lahat ng mga kabit at nangangabit at mga kabit-kabit. Shout out sa inyong lahat. Shout out din sa ex kong walang ano lang yatong ano na to kabit. Shout out sa inyo, sana maligaya kayo sa mga ginagawa ninyo. Yun lang, at yun lang guys, salamat po sa pasensya na kayo, kasi nga nadala lang ako sa aking emotion dahil sa ano. Pag may napanood kasi ako tungkol sa mga kabit ng kagaliiti, ako sa galit. Kaya, hindi nyo po ako masisisi dahil naranasan ko rin na yung asawa ko'y nangabit. Pero wala na kami ngayon, hiwalay na kami, matagal na. Nung nalaman ko kasi siyang nangabit, iniwan ko siya agad. Kinuha ko agad yung mga anak ko. Tapos, umuwi kami ng probinsya. Sinama ko na. Tapos, yun. Ngayon, masaya na po ako kasi meron na po akong minamahal sa buhay. At salamat po sa inyong lahat. God bless po. Hi guys. Hello everybody, everyone. Kunting reaction lang po to sa doon sa nangangabit at kabit at mga kabit. Itong pag-uusapan po natin ngayon, yung napanood ko po kay Rapi Tol po in action, si Sir Rapi, at saka itong si Michelle and Andaya, nagreklamo siya kay Sir Idol Rapi Tol po, at yung asawa naman si Ray Andaya. Okay. Itong asawa niya, teacher pa naman din, pero nangabit. Teacher din yung kabit. So, saan bang hustisya? Kung ikaw ay para sa iyo to lalaki, lalaki ka. Itong masasabi ko sa iyo, bago ka kasi pumasok sa isang relasyon, bago ka pumasok sa pag-aasawa, siguraduhin mo munang mahal mo yung mapapangasawa mo. Siguraduhin mong wala ka ng kati sa katawan mo. At ikaw naman kabit na teacher, mahiya ka naman, teacher ka pa naman din, kapal naman ng mukha mo, di ka naawa sa ano, pamilya ng lalaki, may anak pa. Sus Maria, kung paano na lang kung sa inyo yan nangyari, mas masakit, masakit. Kaya ko ito na sabi dahil ganun din yung nangyari sa akin dati. Noon kasi, yung asawa ko rin nangabit. Nangabit siya. At sumama sa kabit.
Wala naman dahilan bakit ganun. Walang dahilan bakit siya nangabit. Eh, hindi naman ako, ano, mabait naman ako. Lagi nga kaming, ano, lagi kaming nagkikita kasi ako nagtatrabaho. Tapos siya naiiwan lang dun sa bahay nila. Ako ang nagtatrabaho, ako nagpapadala ng pira para lang may makain sila sa probinsya. Tapos ganun yung ginawa niya sa akin, nangabit siya. Papadalan ko pa siya ng pamasahe niya para lang makapunta ng Manila. Nagpunta siya sa Manila para lang, para akala ko kasi nagpunta siya sa Manila para lang, para magtrabaho. Yun pala, naghanap lang ng babae, nangabit. Kaya, bago kayo pumasok sa, ano, sa relasyon, sigraduhin niyo muna na, ano, wala na kayong kati sa katawan niyo. At sa para to sa mga kabit, hindi nyo ba alam na nakakasira kayo ng isang pamilya? Kung hindi dahil sa inyo, walang, hindi masisira yung, ano, yung pamilya ng isang tao. Kasi ganun lang naman yan, di ba?